Wala sa listahan ng mga kinatatakutan si Casimero. Ganyan kung magdahilan at magyabang noon ang tinaguriang Zolani Tete ng South Africa nang iharap sa kanya ang dating challenger na si Cuadro Walas para sa WBO Bantamweight Belt. Oo't nagawang magtagumpay ni Zolani na maiwasan si Nonito Donaire para sa WBSS Tournament. Sa pagsasabing injury ito, kaya't minabuting magpahinga. Hanggang sa tuluyan nang mawala sa kanyang radar ang nakakatakot na left hook at ibangga ang hindi niya nakikilalang boxer na kapwa Pinoy. Kaya't buong kumpiyansang nilunok agad ang bakbakang Casimero versus Tete sa pag-aakalang isa lamang pangkaraniwang pagkain si Casimero sa gubat kung saan sila ni Naoya Inoue ang nagahari sa dibisyon. Paano ba naman hindi lalakas ang kumpiyansa ng isang Zolani Tete? E nakuha lamang nito ang parangal sa Guinness World of Record bilang fastest knockout sa kasaysayan ng boxing sa loob lamang ng 9 na segundo. Nagawa nitong patulugin ang kalaban sa isang iglap. Kaya naman nagmistulang kutong lupa lang sa kanyang radar ang nananahimik noong si Casimero. Nilait ito ng husto ng Aprikano dahil animoy abala lang sa kanyang paghahari sa dibisyon. Dahil ang tunay niyang pakay ay ang kapwa naghahari na si Naoya Inoue. Kung kaya't nagsilbing ordinaryong merienda lang si Casimero sa naturang laban na pwedeng pagpraktis-praktisan sapagkat mahaba ang kanyang galamay, southpaw kumpara sa Pinoy na 5'4 lamang ang taas at maikli lang ang reach. Pero nang sumapit na ang bakbakan, ay kakaibang taktika ang ipinamalas dito ng 3 Division Champion Gianriel Casimero. Sa ipinakitang laro sa unang round ni Casimero, ay nagpakamisteryoso ito na tila nag-iba ng pagkatao dahil sa sobrang tahimik maglaro, kaya't nagmistulang chess match ang labanan dahil alam nito ang kapasidad ng isang Zolani Tete na tumatapos ng laban anumang oras. Casimero, who'd been known to British fans as the man who stopped Charlie Edwards in September 3 years ago in an IBF flyweight title defense. He won this interim title in February against Ricardo Espinosa and then defended it in August against Cesar Ramirez. Both those came by way of stoppage. Well, he's a quality operator. If you allow him forward momentum and he gets it on his side, then he's a really hard man to deter. He really is. So for Tete, it's just keeping him in. Sa ginagawang estilo ni Casimero, ay sinakyan ito ng WBO champion sa pagiging technical. Pero kung ating mapapansin, ay habang iniikutan ni Casimero ang kalaban, ay umiikot din ang isip nito para sa malagim na diskarte. As the way in, comfortably made the 8-6 limit. Is the music that's, of that, our and that's the crazy part of it. He makes the weight relatively comfortable. Of life. It's never comfortable. It's never anyway, more or less. It doesn't look as drawn as you see other fighters, and that's it starts at any time you like. He wants the brilliant Japanese fighter Naoya Inoue, who beat Nonito Donaire in that terrific fight. What was it, 3 weeks ago? Oh, great fight. Great fight, wasn't it? And could have been Tete in the final. Had he been able to beat Donaire, but he pulled out of that super series with a shoulder injury. It was the right arm, the right shoulder, and that sort of an injury, it's kind of psychological, that he's got to trust himself to be able to throw it. Yeah, of course you have, because that right hand, which is the jab hand, of course, and Tete. Sa tagpong ito, ay sinusubukan na palang i-mind conditioning ng Pinoy ang WBO champion sa pamamagitan ng mahabang paghihintay. Dahil si Zolani Tete ay isang sabik na boksingero pagdating sa knockout. A fight last October. And that was that sort of fight, wasn't it? He won by about a 4 or 5 point margin, but he never really took any risks at all. No, he can coach the fight, can't he? So he can stick in second gear, just tick you off and be happy with that. Well, fairly quiet opening round. Bell just coming up as Casimero tries to launch that right hand and just whips it through thin air. Well, as we go into the second round, how did you score that one, Murray? I gave it to Tete. I think just, you know, some of those flicking jabs were enough to give him the edge for me.
Casemiro didn't really do enough of anything, to be fair. Quiet sort of opener, wasn't it? Test will come when Casemiro lands one of those big punches here. Sa ordinaryong tingin at panonood ng laban ay masasabi ng iilan na boring ang naturang laban. Nangangahulugan kasi ito na pasensyoso sa estilo ang Pinoy. Ngunit abangan po natin kung paano ito magpalit ng anyo sa loob ng ring pagkatapos nito. The legendary Manny Pacquiao. Sean Gibbons representing the little master over here. Chief Executive Officer or something at Pacquiao Promotions. Or something. Yeah, well, it's a significant job. He introduced himself to me as that and also as the President, so I'm not sure which it was. At dahil tahimik pa rin sa laban ang challenger, unti-unting nakaramdam ng inip ang tinaguriang Tete, kaya't unti-unti na itong nanggigigil patungkol sa pasukan ng laban. Over pretty much every fight that he's faced. Talked about moving up in weights, that might happen at some point. I guess another option, talked about Inouye, but Rigondo, yeah. The Cuban, is fighting Borio Solis for the regular WBA title. That's coming up in about 3 weeks. And Tete's talked about fighting Rigondo, or as he's correctly pronounced with the Spanish accent, Rigondo. Absolute geniuses, but it could also be a stinker of a fight because they might just both be looking at each other. Could be a chess match. Yeah, each other to make the first move, yeah. Which this is a little bit at the moment. Yeah, it is. You know, and again, Casemiro's trying to attack, but. Oh. Short little right hand there. That was half a head as well. Longing. Is the music of our sa unang tingin ay parang nadehado si Casemiro dahil sa headbutt na ginawa ni Zulani. Pero kung titignan mabuti ang slow-mo, ay nagawa pa rin maingatan ni Cuadro Alas na makaiwas sa peligrong hatid ng maliit na ulo ni Tete. Two rounds gone, have you scored them both? I'll give them both to Tete, but you know, only barely doing enough, John. That's what we said, isn't it? I mean, this is what he did against Mikhail Aloyev when he fought over in Yekaterinburg in Russia last October. Well, obviously not. That's better there for Casemiro. Doubling up on the jab. Well, I guess he thinks, though, it's your move to close the gap, not mine. I'm the taller fighter with the longer reach. I want to keep it long. You gotta try and bring it to me. Sinisikap dito ni Casemiro na makuha ang tamang distansya. Sapagkat napakahirap ng kanyang nais bitawan, kung kaya't nararapat lang na maging perpekto ang ilalabas na baraha. Record of 5 wins and 2 defeats in world title fights. Tete 5-1. He's won his last 12 since September 2012. At dahil paulit-ulit lang ang ginagawa ni Casemiro simula round 1, ay dito na tuluyang nainip ang kampiyon. Kaya naman agad-agarang binasag ang tulog-tulugang Tete mula sa South Africa. Casemiro needs to pick his punches and he can't find the clean shot and he falls down.
Mula sa pagiging tahimik na halos hindi kumikibo, ay nagsilbing masarap na soup number 5 sa gubat ang dinanas ni Zulani Tete. Matapos agad-agarang magbago ang pakikitungo ng Pinoy at ilabas ang tunay na muka mula sa paunang maskara. Ito ang pinakamasaklap na sinapit ni Zulani. Pero sa kabila nito na dinanas mula sa Pinoy, ay ano na nga ba ang naging epekto nito sa kanyang muling pagbabalik? Well mga kabrother, sa kabila ng matinding bangungot na nalasap sa ring kontra Janriel Cuadro Walas Casimero, ay nagmistulang ulyanin ang dating hari sa bantamweight sa kadahilan ng umakyat na ito ng timbang under 122 pounds super bantamweight division. At nais nitong unahan si Inoue at Casimero sa pagkolekta ng mga titulo. Panoorin po natin ang pagbabalik ni Zulani Tete, kung saan makikita natin kung paano ginaya ang ginawa sa kanya ni Casimero. At nagbantang malaki na ang ipinagbago niya upang durugin na sa ikalawang pagkakataon ang 3 Division Champ Cuadro Walas Angas ng Pinas. Tete versus Cunningham, ito ang laban sa pag-akyat ni Zulani Tete. Ating panoorin kung karapat dapat nga ba sa kanyang muling pag-aangas kontra Pinoy. On the line, Jason Cunningham in the silver. Very impressive shots being worn tonight by Zulani Tete. He just had a couple of nice southpaw jabs there from Tarian, and I think the first one just got him. Just falling short. Halos wala namang masyadong pagbabago ang makikita sa galaw ng dating kampyon, Zulani Tete. Pero may mga aktibo ng jab na mas pinapakawalan to sa ngayon kumpara sa unang laban kay Casimero. South African, it's actually the first time that Cunningham enough to get kind of respect. It's a significantly different test tonight for Jason Cunningham than the one we saw against Terry Lecuvier. I think that suits Terry. He likes a slow pace, and the pace is slow because he's so controlling with the jab. Cunningham did say in the build-up to the fight that he thinks he can break the heart of Tete. He's questioned how much he's still got left in terms of desire. He's got to take him to places where that's really going to be tested though, hasn't he? The last thing he wants to do is walk onto a silly shot, and that was the advice he got from the corner. No mistakes. Good shot from Tete. Suppose he did have questions to answer coming in. That was a better piece of work from Cunningham. What have you made of Tete so far, Carl? Yeah, I think he just controls that. Basic things, but it's a good performance so far from Tete. Everything to Tete so far. So we're into the fourth. He's caught with a lovely shot. Down goes Jason Cunningham. He's always had that kind of power, Zulani Tete. It's a peach of a shot. A lot of time left here, Fletch. A lot of time left. Worrying time. Aking napansin ang kalaban dito na malayo sa ipinapamalas ng laro ni Cuadro Walas. Walang kaangas-angas ang nasa harapan ni Zulani. Kaya't ikaw na ang humusga kung maituturing nga ba na mabangis ang kanyang pagbabalik. Dahil pagkatapos ng laban na ito ay nagmalaki ang tinagurian Tete sa kanyang panalo na agarang naghahamon kay Casimero, na kung aakyat nga daw ito ng 122 pounds ay siguradong pagbabayaran niya ang ginawa sa kanyang pagkatalo. Kaya naman para sa ating katanungan, pabor ka ba na mag-rematch pa si Casimero at Tete? Maraming salamat sa mga hindi nahiyang mag-share, nag-like at comment ng video. Palagi ka sana mag-ingat, kabrother! Pero bago magpatuloy ang ating usapin ay narito ang 1xBet, kung saan maaari kang tumaya sa lahat ng sports, lalong-lalo na ang boxing. Ito ang pinaka-the best platform dahil magkakaroon ka ng up to 7k bonus basta't gamitin lang ang code na ito. At i-click lang ang link sa baba. Maraming salamat!